Samantala, abala na mga tindera sa paggawa ng iba't ibang disenyo ng palaspas. Ibibenta mga ito para maiwagayway ng mga Katoliko sa Palm Sunday sa April 1. Narito ang aking report. Dahil araw ng baklara ng Miyerkules, dagsana naman ang mga nagsisimba rito kanina. Pero ang ilang mga nasa baklaran, may isa pang mahalagang inihahanda. Mga palaspas sa kanilang ibebenta ngayong darating na Linggo o Palm Sunday. Sa araw na ito, gugunitain ng mga Katolikong masayang pagsalubong kay Jesucristo nang dumating siya sa Jerusalem, hudyat din ng pagsisimula ng Semana Santa. Sa paglipas ng panahon, hindi na lamang mga ordinaryong palaspas o anumang dahon ang iwinawagayway ng mga Katoliko tuwing Palm Sunday. Nagkaroon na ito ng iba't ibang malikhaing mga disenyo, tulad na lamang ng mga ginagawa rito. Ate, mukhang komplikado yung ginagawa mo. Bakit yan yung disenyong ginagawa mo? Ito po kasi yung gusto nung namimili ay... Mahirap ba siyang gawin? Mahirap po. Kailangan ito lang talaga ang gusto. Itong disenyo naman na to, anong tawag dyan? Baston, kuya. Baston? Oo. Gano'ng katagal gawin yan? Mga 2 minutes po. 2 minutes lang, ha? Sanay na. Opo. Saan mo natutunan yan, yung paggawa ng ganyang disenyo? Sa mga magulang ko din po. Kwento ni Aling Maria, dumayo pa silang buong pamilya mula Mauban, Quezon, dalang bultong-bultong dahon ng niyog para gumawa at magbenta ng palaspas dito. At bakit nga naman hindi? Nakakabenta raw sila na hanggang 3,000 palaspas kada araw sa halagang 10 hanggang 15 pesos. Kapag ibinawas ang gastos, pwede raw silang tumubo na hanggang 40,000 piso. Naging parang tradisyon nyo na sa pamilya? Taon-taon. Taon-taon nandito kami. Ilan ho yung ginagawa ninyo? Sa bawa, sa mga panahon na to, nakakailang kayo sa isa maghapon? Aba, hindi lang. Minsan ay ang 2,000 sa amin ay kasama ko yung mga anak ko, so kulang pa. 2,000 piraso? Mm-hmm. Hindi maganda kita, nanay. Ay, maigi rin naman ang kita. Paalala naman ang rektor ng Baclaran Church, sigit sa akto ng pagwagayway ng palaspas. Dapat daw isa pusong kahulugan ng tradisyong ito sa kasaysayan ng Kristyanismo. Sana itingnan natin ito na pagsalubong sa tagumpay na daladala ng Panginoon laban sa kasamaan, laban sa kaguluhan, laban sa paghihirap din. Dahil nga kahit siya ay naghirap at namatay. Ano ho yung kahulugan ng palaspas sa inyo? Yung pagsalubong sa Panginoon nating Jesus para sa kanyang pagtanggap sa atin. Sa araw ng palaspas, ano sa ating kabuhayan? Ako sa aking kabuhayan, magaang.